Hello po! It's me, Luis Prey Jr. and you are the Kayangs! And welcome back to my channel! So, mahaba-haba ng ating hair ngayon. Kung napapansin nyo, yung gilid ko is sobrang haba na talaga. So, ngayon, meron nagpadala kasi sa akin galing from Tronsmart. So, ayan, dalawa ang pinadala ng Tronsmart ngayon. So, i-unbox natin siya at i-review sa inyo, guys, itong dalawang item na pinadala nila. Actually, nagpadala na sila last year ng Tronsmart na Spunky Bit as a gift. So, ngayon, ang i-unbox natin ay itong Tronsmart Element T2 Plus at saka Tronsmart Onyx Ace True Wireless Earphone. Ayan, so bago tayo magsimula, huwag mo kalimutan click ang like button at yung subscribe button sa baba. Pati na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video. So, start na natin ang ating video. Ini, mini, mini mo, sino ang uunahin natin i-unbox dito? Ito ba o eto? Sabi ng Meow, oo, oo. So, ito ang ating unbox muna. So, yung Onyx Ace is mamaya. So, ito ay isang waterproof wireless speaker. So, ang kanyang features ay IPX7 waterproof, 20 watts max deep bass. So, itatry natin yan mamaya. Pero yung waterproof, wag na natin itatry yon. Up to 24 hours playtime. Pair 2 T2 Plus speakers and party louders, support voice assistant access, passive radiator for deep bass, built-in microphone for hands-free calls, support NFC, support microSD or TF card access. So ayan, i-unbox na natin sa inyo tong Tronsmart na speaker. Mabigat yung box niya, ha? Mabigat siya. Ayan. So, ang una agad makikita natin ay ang kanyang speaker na nakabalot sa isang plastic. Ayan. So, tatanggalin muna natin yung speaker. I-set aside muna natin siya. Tapos, ang ibang laman niya ay meron siyang user manual. Ayan, warranty card. Ayan. Tapos, ang nakalagay dito sa box sa maliit na to, ayan, meron siyang tali. 3.5 to 3.5. Ay, hindi. Ano ba to? Aux cable at ang tawag dito. Ayan. Yung dalawang headphone jack. So, pwede mo siya i-connect sa TV. Pwede mo rin siya i-connect sa DVD player. Siya ay isang USB Type-C. So, mas maganda yan kesa sa micro USB cable kasi mas mabilis ito at mas powerful. Ayan. Oo, maganda. Yung amoy, ah. Ang sarap pag ano, parang amoy sapato siya na ano, bagong bili. So, mabango siya. And ito yung kanyang itsura, guys. Ayan, Tronsmart. Tapos sa taas, meron siyang NFC, volume up and down, pause and play. Ano yung M? Hindi ko alam yung M. At ng kanyang power button, at ng kanyang power button tuloy. LED lights. Ayan. So, sa likod naman, meron din nakagay na Tronsmart. At meron siyang pasakan dito ng memory card, yung charger, at saka yung auxiliary in. Ayan. So, open natin siya kung ano itsura. Ayan. So, ayun ang itsura niya sa loob. Tapos, sa baba naman, meron siyang something na nakasulat lang. Ayan. Tapos, meron siyang rubber na para hindi siya dumula sa isang table. So, ipa-power on na natin siya. Ayun. Tumunog na siya. Ibig sabihin, nag-power on na siya. So, itatry natin mag-connect ng phone. So, gagamit tayo ng aking Samsung Galaxy Note 9. At dahil support siya ng NFC, pwede natin siya i-tap lang gamit ang phone para kumonek. So, itry natin siya. I-on natin yung Wi-Fi tsaka yung NFC ng phone. Itatap natin tong ang phone sa mismong NFC. Tingnan natin. So, ano nangyayari? Ayun. So, connected na siya. Diba? Ganun lang siya kabilis. So, pag social ka, pwede mo siyang habang nakapatong lang dito, tapos ikaw, igaganto mo lang yung phone mo. Then, ano yung sabihin nun? Ah, disconnecting naman! So, pag tinap mo ulit, disconnect or connect. O, isa pa. Connect natin. Ayan, connecting na agad. Oh, ang bilis. Ang galing. So, try natin. Ito todo natin, ha, para mas rinig nyo. Caught me off guard. Stories underneath.
masyadong malakas. Pag masyadong malakas, nagalaw siya. Oh my God, so malakas sa kanya speaker. It's been hard. You know I wanted to stay course of God, but there was no other way. Sobrang lakas at yung kanyang bass, yung parang yung vibrate, parang kumakalog na yung buong speaker. Sobrang lakas. So ang napapansin ko sa kanya is yung kanyang tunog is buong-buo at yung kanyang bass is nandoon. Sa sobrang lakas ng kanyang pagbabibrate sa loob ng speaker ay nagalaw na siya. Kung napapansin niyo sa video kanina, is nagalaw na siya. So, ganun siya ka-powerful. Ayan, so kung gusto niyo i-purchase ang speaker na tong Tronsmart Element T2 Plus, available siya sa Lazada. So, for me, worth it naman siya bilhin kasi hindi naman siya mamahalin. So, ngayon, i-unbox naman natin ang isang binigay ng Tronsmart. So, ito ay ang Tronsmart Onyx Ace True Wireless Earphones. So, ayan siya. Oh my God. Excited ako dito kasi siya ay wireless earphone na para siyang AirPod. So, meron siyang Qualcomm chip for more stable and faster connection. Meron siyang Qualcomm app lossless audio. Quad microphone with noise cancellation for ultra clear calls. Up to 5 hours playtime sa isang charge ng kanyang earphone. At meron siyang touch control sa mismong earphone. Siya ay IPX5 fully sweatproof. So pwede mo gamitin na isang earphone lang or dalawang earphone. So i-unbox na natin siya. Unbox na natin. Oh! Maganda ang packaging! Tignan nyo pa lang. Una pa lang bubungad ay yung dalawang wireless earphone at yung kanyang charging case sa baba. Ang ganda ng color, color white, mukha siyang AirPod. Yan. Ito ang kanyang itsura ng wireless earphone. Yan, ganyan siya. So ilalagay natin siya sa charging case niya. Ito na may itsura ng charging case, ang ganda ha, ang premium tingnan, oh. Oh. Ang ganda ng color ng white. So meron siyang dalawang color variant, meron siyang black and merong white. So, ito ang itsura ng Tronsmart Onyx Ace. Ayan. Wala siyang button kasi automatic siya. Kanyang charging port, dyan. So, ang maganda dito is, i-open lang natin ang kanyang lid. Automatic na mag-o-open yung kanyang Bluetooth. So, try natin magpatugtog. Hindi ko man lang mapaparinig sa inyo yung tunog, pero mag-try tayo. Oh my God, na-impress ako sa tunog ng kanyang wireless earphone. Alam mo yung parang ka-level niya yung Apple AirPod. Kasi di pa nakaka-try na ng AirPod mismo. Pero so far, ang ganda ng kanyang tunog. Tapos comfortable pa siya sa aking ear. Hindi siya yung masakit sa tenga. Alam mo yung parang tumutusok sa loob ng tenga mo. Hindi siya ganon. At saka ang maganda pa dito is, hindi siya nahuhulog sa tenga ko. Fit na fit talaga siya sa ear ko. Ayun ang aking problem sa Apple AirPod . Yung isa fit, yung isa hindi. Ayun, so pag i-charge na natin ang kanyang earphones, ilalagay lang natin siya sa charging case at automatic na siya mag-charge. So sa loob pala ng box ng Tronsmart Onyx Ace ay meron pa ganito. So meron din siyang USB Type-C na cable. USB Type-C. Tronsmart warranty card at ang kanyang manual na sobrang dami kasi nga maraming language ang nakalagay dito. These skies have a different light, why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay course of God. But there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. Ooh, ooh. I'm coming home. So kung gusto niyo bilhin tong Onyx Ace or yung Tronsmart
Element T2 Plus. So, ang link ay nasa description box lang. So, go, buy it now. Ayan, so maraming salamat sa panonood ng video na to hanggang dulo. At kung nag-enjoy ka sa video ito, huwag mo kalimutan click ang like button at comment down below kung ano masasabi mo sa aking nireviewng Transmark Onyx Ace at saka yung T2 Plus na speaker. So, ano masasabi niyo sa dalawang item na to? Sa Onyx Ace, ano masasabi niyo? Pati na rin sa T2 Plus. Maganda ba siya? Comment down below! Ayan, so dyan na po nagtatapos ang video na to. Thanks for watching! I love you all mga kayangs!